Yo, what's up and good morning, adventure room. Welcome again to Paul Let's Try It Rider TV. So, kung bago ka lang sa channel to, kung mag-like, share, and subscribe. Okay? So, kung matatanda nyo mga ka-adventure, no? Nung nakarang araw, nag-upload tayo ng video regarding sa maintenance ng ating car, no? So, actually, may karugtong kasi yun eh. So, hindi ko lang masyado natapos pag-edit ng video na masyado natapos. Kaya ito, hiniwalay na lang muna natin. No? Pero actually magkarugtong yan. Isang araw lang ginawa yun, may video na yun. Pero tinapos na tayo sa oras, busy sa trabaho. Pero sige, itutuloy pa rin. Okay, so yun nga, no? Welcome. Thank you. Tutuloy natin yung ating video regarding sa ating basic maintenance, no? Actually, isang araw lang ginawa yan and kinapos lang tayo sa oras. This is trabaho, hindi natin masyadong nador. So, pero ngayon, gagawin na lang natin pa-walay ng video, no? Panibagong video. Okay, so ito naman, pag-usapan natin yan is regarding yung sa, yun nga, part dapat ng ating basic maintenance is yung pag-maintain din or pa-check ng ating mga bolts and nuts. Napaka-importante yung tightening, kung tawagin yung tightening ng mga bolts and nuts natin. So, part yan ng daily maintenance natin. Okay? So, ano ba dapat natin i-check? No? So, napaka-importante na i-check natin yan kasi nga, napaka-delikado kapag meron isang bolt doon na lumuwag. Especially yung nut sa panatin, yung axle nut natin. Pag yun lumuwag at nalaglag. So, napakalipang yung chance na ma-accidente tayo, no? Malaglag or matumba tayo. Okay lang sa ano. Malaglag siya or matanggal siya during pana. Pauwi na tayo, pahintong na, galit na tayo sa tapat ng bahay. Okay lang kung ganun. Eh, paano kung halimbawa tumatakbo tayo, matulin, mabilis, nandun tayo sa gitna ng highway, at hindi siya naglag. So, napakadelikado. Dun siya mawawala. Napakadelikado talaga. So, dapat nasi-check natin yan during daily or week. Hindi naman weekly, no? So, basta part ng maintenance, nasi-check natin yan. So, sa video mong ito, papakita ko sa inyo kung ano-ano mga dapat natin i-check para maging maayos or mas ligtas tayo habang nasa biyahe. Mapa-long ride, short ride, or lalo ngayon, no? Maluwag na yung mga LGU. So, pwede na tayong mag-travel sa mga LGU na nag-comply na doon sa kuwan ng IATF yung regarding sa mga travel na wala ng travel permits na kailangan, medical certifications, RT-PCR results, no? So, for sure, marami sa atin ang nais din na makauwi sa kanya-kanyang probinsya. Okay? And isa na tayo doon, no? Na, syempre, sa tagal natin na lockdown, kailangan din natin na kahit pa paano. Makauwi, makabisita sa mga kamag-anak, ano, mapasyal. Okay? So, pero bago natin gawin yung make sure, no? Make sure na sigurado tayo maayos ng kondisyon ng ating. Kaya, check natin. Siyempre, kung hindi nyo pa mapapanood yung unang video natin regarding maintenance, no? Pwede nyo balikan, panoorin, no? So, ilalagay ko lang din sa description box sa baba yung link ng video ng ating basic maintenance. Okay? Ganun din, siyempre, kung gagawin natin to habang yung typing ng mga bolts and nuts natin, siyempre, meron tayong dapat na proper tools. Okay? Proper tools para, siyempre, kung wala tayong tools, hindi natin, siyempre, hindi natin magagawa. No? So, meron tayong video regarding sa mga basic tools na kailangan natin as rider. Meron tayong mga basic tools na kailangan. Okay? So, yun. Pwede nyo rin po check sa description box natin sa baba yung mga basic tools na kailangan. Okay, so ilalagay ko na lang. Okay? Okay.
Okay, so ito muli ang ating Honda TMX 125 Alpha, no? So i-check natin kung ano naman kailangan natin i-check dito. Okay, so mapapansin nyo itong mga at ito, bolts and nuts na ito, no? Dito sa may engine natin, no? Yan. So dapat din na-check natin yan kasi minsan lumuluwag din yan. So nangyari na sa akin yan, isang beses dyanig ko, no? Yung isa dyan is lumuwag, kaya hinigpitan ko. Napa-importante na mahigpitan yan. At syempre, ito. Itong ating mga kung sa likod sa may sprocket natin, yan yan, sa chain adjuster, yan sa ano, sa shock, yan. Dapat hinahihigpitan din natin at check din natin yan. Hinahigpitan din natin yan. Wait, mas prone sa akin yan, sa shock, sa vibration. Ito. Yan, yan, kung pansinin nyo, no? Wala na yung isa. Nalaglag na kasi hindi nawabot sa maintenance ko. Natanggal na siya. So, dapat na-check natin yan. Hinihigpitan din natin. Yan. Yan, isa-isayin natin. Okay? So, check nyo rin yan. Yung sprocket, yan. Kailangan maluwag kasi pag hindi, umaalog yan. So, dapat mahigpit yan. No? So, pero pag rubber bushing gamit yun, yan, medyo may alog yan talaga kahit pa paano. Pero sa akin kasi nakakain yan. Naka-metal, no? Metal bushing gamit ko. So, talagang mahigpit, walang alog talaga yan. Pero sa inyo, check nyo rin. Kasi baka magtaka kayo, bakit? May alog yan. No? May alog din yan minsan. Especially sa mga stock, lalo mga rubber bushing. Napupudpud kasi yun. And lipat tayo sa kabila, no? So, yan. O, check nyo. Yan, isa. Kompleto pa, no? Dalawa pa rin yan. Yung isa lang sa kabila ang nawala. Nalaglag. Hindi umabot sa maintenance ko. Hindi ko na nahigpitan. Hindi na umabot. Yan. Yo, yan sa shop. Check din natin yan. Tapos, ito dito. Yan, yan. Yung ating nut sa axle yan. Yan. Yan ang importante. Dapat hindi yan luluwag. So, kasi lumuwag yan, luluwag din tong ating chain adjuster. So, magwiwigil ang gulong natin pag yan ang lumuwag na dalawang yan. Tapos, pag nalaglag yung ating axle nut, yun, napaka-delikado niya, no? Delikado rin yan. So, yan. Yan ang dapat hindi nalalaglag. Dapat mahigpit talaga yan. Yung shock, yan. Bantayan nyo. Pakabiglang malaglag. And syempre, ito, yung sa swing arm natin, yan. Sa akin, medyo may alog din kasi nga, siguro putput na rin yung bushing ng swing arm niya. Medyo... Pero hinigpitan ko pa yan. Nahigpitan ko pa ng konti. Pero palitan na siguro ng bushing. Hindi ko pa kakuan. Naasikaso. Siguro sa day off ko yan. Pag na-bakante tayo, palitan natin yan. Yan. Ito, dito, dito. Sa harap yan. Yun din. Yan ang babantayan. Yan. So, yan. Didoble ko na. Nalaglag na rin yan dati. Yung stock na nalaglag na. Nagtatako bakit may parang may umaalog, nalaglag. So pinalitan ko na. Buti lang may nadaanan pa akong motor shop na bukas kahit alas 10 na ng gabi. Buti nakahingi ako, hindi na pinabayaran. Delikado kasi umaalog, tatako. Sabi ko ba't parang may alog sa ilalim. Yan. Hindi na yan. Hindi na yung original niya, hindi na yung stock niya. Pinalitan ko na. Dinoble ko, sinigurado ko na para hindi malaglag, no? So basta ingatan natin. Yan, ito. Yan. So, check nyo yan. Lumuluwag din yan. Bantayan nyo. Bantayan nyo yan. Lagi nyo dapat sinasabay sa ating maintenance, no? Huwag na huwag natin kakalimutan. Yan. Yung sa tambucho natin, yung connection natin dyan sa elbow, no? Yan. Siyempre, yan. Yung sa ilalim. Isa yan. Importante rin yan. So, ako, nagbalik na ako nyan. Sa ilalim. Tingnan natin, no? Yan, yan, yan. So, merong apat na kanyan dyan. Tornillo, no? Apat yan. Yan, yung sa ating drain plug, no? Ingatan nyo, dapat medyo tama lang ang higpit ng pagkaka. Kung natin, pag nag-change oil tayo, dapat tama lang. Check nyo na rin yung leakage ng mga langis. So, sa akin, yung mga carbon deposits niya, no? So, galing yan sa kadena. Kadena yan. Diyan ay kung wala namang tagas. Pero galing sa, siguro sa kadena, everything maglalagay ako. Yan. Check nyan, apat yan, no? Dalawa dito, dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan. So, check nyan. Yung sa akin yan, nalaglag na yung isa. Pinalitan ko na rin. Mabuti't may stock ako.
So nagtaka ako bakit nagwiwiggle. But parang sabi ko pag nagpe-press ako ng preno ko, ng foot brake ko, parang gumagalaw, no. So yun pala, nung chinek ko kinabukasan, tanggal na yung isang tornilyo. Yan dyan. Yung mga leakage na yan, galing sa kadena ng motor ko. Okay. So check-check natin yan, no. Babantayan yan, mga ka-adventure. Ingatan natin. At syempre, yan. Itong harapan natin. So hindi masyadong pansinin, no. Yan. So, pero yan, medyo kukuha yan. Okay lang. Pero dapat na-check nyo pa rin. Delikado yan pag nalaglag. Mas lalong delikado pag wala tayong gulong sa harapan, ano. So, napaka-delikado yan. Pag yan nakagad ang tanggal, sigurado, sub-sub tayo. Basta lahat ng tornilyo, check nyo rin yan. Sama nyo sa pag-check kahit yung sa, yan, ito sa ilaw ko, yan. Natanggalan na yan ang isa. Kaya pinalitan ko na ng allen. Allen ang kapalit niyan. Hindi na yung tornilyo na original niya. Pinalitan ko na ng stainless na allen. Okay. Napaka-importante niyan talaga na mababantayan at sinasabay natin sa ating maintenance. Pati na rin yun sa ating foot brake, no? Yung sa ating brake rod, no? Importante yun. Yun yung isa sa mga mahalagang dapat na-check din. Okay.